Hello guys, welcome back sa ating channel. Ang video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano magtanggal at magkabit ng bushing. Okay? Bali, meron tayo ditong tatlong iba't ibang klase ng electric pan. Kung saan, iba-iba din yung design ng lagayan ng bushing. Papakita ko sa inyo kung paano yung technique para mas madali natin ikabit yung bushing. Okay? Unahin natin itong pinakamadali. Kasi ito, meron lang siyang tatlong lock. Yan, isa, dalawa, tatlo. Kapag natanggal na natin itong tatlong lock, aangat na itong pinakalagayan ng bushing, yung pinaka-holder niya. Okay? Sa pagtatanggal niyan, gagamit tayo ng screwdriver na flat. Flat yung dulo. Tapos, gagamit tayo ng vice grip o kaya yung clamp. Yan. Mas madali kasing gamitin to. Okay? Iangat lang natin to. Itong lock na to. Yan. Angat lang natin. Yan. Tanggal na siya. Umangat na siya. Tapos, sunod natin tong isa. Dahan-dahan lang kasi medyo malambot tong lock na to. Madali siyang maputol. Ayan. Ayan, natanggal na parehas. Ayan na siya. Tanggal na. Ganun lang siya kadali. Ayan, lagay lang natin to. Ayan. Tanggalin na natin tong luma. Tapos lagay natin to. Yung pinaka foam niya, yung nilalagyan ng langis. Sunod naman natin to yung pinakalak niya. Yan, itama lang natin doon sa butas. Pantayin lang natin ng konti kasi medyo nakaliko siya. Ayan, pag naipasok na natin, yuyupiin lang natin tong tatlong lock na to. Bago natin ma-yupi yan, hindi natin kaya yan ng ano, ng kamay lang. Dito natin gagamitin itong clamp o yung vice grip. Tapos, kuha tayo ng washer o kaya yung kahit metal na bilog. Ito yung ginamit ko dito. Ayan, ilagay natin tong metal na to o yung washer yung gagamitin nyo. Tapos saka natin iipitin. Ayan. Medyo luwagan lang natin. Tapos ipitin natin dito. Ayan, dito lang sa gitna. Huwag masyadong ipit na ipit kasi baka mamaya mayupi itong pinaka body. Kapag kasi nawala sa align yan, hindi na rin mawawala na din sa align yung shafting natin saka yung bushing. Mawawala sa center, sa pinakagitna. Okay? Higpitan lang natin ng konti. Dapat lapat na lapat siya. Ayan. Ayan, lapat na siya. Pasin nyo to. Saka yung body. Ayan. Dapat lapat siya. Ayan, ganyan. Tapos dito lang sa gitna. Ayan. Ayan na. Dapat na siya. Tapos, saka natin gagamitin itong screwdriver. Gaganon lang natin. Pupush lang natin yan. Push lang. Tapos ito, isa. Ganon din. Yan. Tapos itong isa, ganon din. Yan. Okay na. Ayan. Pag naikabit na natin yung lock niya, yan, ganito yung magiging itsura niya. Mapapansin natin dito, medyo hindi pa siya masyadong nakalapat. Ang gagawin nyo, ipitin nyo lang siya. Yan. Yan. Yung dulo ng clamp, lagay nyo lang dun sa lock. Tapos ipitin nyo. Yan, ganun lang. Yan, ganun.
para ipit na ipit siya. Tapos itong kabila, ganun din. Ipitin nyo lang. Ayan. Nasikip siya. Ito naman kabila, ganun din. Ayan. Naiipit na siya. Ito na yung bushing natin na bago. Ganito yung pagpapalit. Yung ganitong design. Okay? Ganito yung pagpapalit ng bushing sa ganitong design. Okay? Sunod naman natin yung isa. Okay, ito naman yung isusunod natin. Ito, madali lang din itong tanggalin sa kaikabit. Kasi malambot lang to, itong pinakalak niya. Okay? Gamit ulit tayo ng screwdriver na flat. Ilagay natin yung dulo dito sa loob. Tapos, iangat lang natin. Yan. Pansin nyo, umaangat na siya. Yun. Ganun lang. Tanggal na siya. Minsan, kapag tinanggal nyo yung ganito, hindi agad siya sumasama yung buo. Paunti-unti. Iikutin nyo, tapos iaangat nyo lang yung ano, screwdriver nyo. Okay? Yan. Tanggalin natin to. Yan. Tapos, palitan natin ng bago. Yan. Balik natin yung pong. Tapos, ibalik ulit natin to. Yan. Tapos, mapapansin nyo dito, medyo nakaangat na siya. Ang gagawin nyo dyan, itutuwid nyo lang siya. Ito. Yung nasa gilid niya, itutuwid nyo. Kasi kapag medyo nakaangat yan, hindi mahigpit yung ano, yung lock. Maluwag siya kapag ikinabit natin. Yan, tuwidin lang natin, ituwid. Yan, kapag tuwid na siya, balik natin dito. Tapos, pupukpukin lang natin to. Ang ginagamit ko pala dyan, kapag pinukpok natin, itong PVC pipe, ginawa ko lang to. Tapos, meron siyang connector. Ayan. Tapos, ipupukpok natin dito sa gitna. Okay? Pukin na natin. Gamit tayo ng martilyo. Dahan-dahan lang kasi medyo malambot to. Ayan. Pumasok na siya. Pero hindi pa masyadong malalim. Kaya pukpukin uli natin. Pukpukin natin ang paikot para pantay siya. Ayan, okay na siya. Naibalik na natin yung lock. Ganun lang siya kadali. Okay, ito naman yung isusunod natin. Ito yung pinaka mahirap tanggalin, saka mahirap ikabit. Kasi yung pinakalak niya ay matigas. Makapal na yung pinaka-metal niya. Okay? Gamit ulit tayo ng screwdriver na flat. Itusok lang natin dito. Tapos iangat natin. Para umangat yung isang lock niya. Yung nasa gitna. Yan. Dapat mapaangat natin. Yan. Mahirap siyang tanggalin. Ayan, naangat ko na siya, yung isa. Pag naangat nyo na siya, itusok nyo yung dulo ng screwdriver dito, tapos iangat nyo ganun.
Angat nyo lang siya yan, ganyan. Dahan-dahan lang ha. Kasi baka naman masira yung lock. Yan, pag naangat nyo na siya, ito naman kabila. Yan, unti-unti na siyang umaangat. Yan, umangat na siya. Kapag ganyan umangat na, sundutin lang natin na ganito. Yan. Tapos itaas natin. Ayun. Tanggal na siya. Pwede na natin palitan ng bagong bushing. Yan, palitan natin. Yan. Tapos ito, kung mapapansin nyo, hindi na siya pantay, nayupi na siya. Ang gagawin natin, pupukpukin lang natin ang martilyo para magpantay ulit siya. Okay? Yan. Gamit lang tayo nito. Patungan kasi baka masira yung lamesa. Tapos dito natin ipapatong. Yan. Pupukin lang natin para magpantay ulit siya. Yan. Pantay na ulit siya. Tapos saka natin ibalik. Ito pala, kapag nilagay nyo, hindi nyo to kayang ilagay ng sabay lahat. Yung isang lagayan lang. Kasi mahirap. Unti-unti natin ilalagay. Yan, ipasok muna natin yung kalahati. Yung kalahati nitong metal na to. Gamitan natin ito, yung PVC. Pukin lang natin. Ayan, pumasok na yung kalahati niya. Tapos, ang sunod nyo nga gawin, ay pupukpukin nyo to, itong gilid, papunta doon, paikot, para pumasok siya. Ayan, pupukin nyo lang. Ayan, pumasok na. Paikot lang, pupukpukin nyo lang ng paikot. Okay? Ayan, pumasok na yung kalahati niya. Konti na lang. Ayan, pasok na siya. Ang ginagawa ko dyan, kaya ako gumawa nito, yung PVC, na pang pukpok sa lagayan ng bushing, para pantay. Ayan. Tapos pupukpukin ko lang siya. Para pantay siya. Maganda yung lapat. Ayan, okay na. Maganda na yung lapat nung bushing natin.